gabi mga chong, ano, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng Google Map na free. So yan, click nyo lang yung photo nyo, and then lalabas dyan yung offline maps. After nyan, search lang kayo para ma-download yung area na pupuntahan ninyo na libre or offline. So kagaya nito, lalabas dyan sa screen natin kung hanggang saang area lang yung magiging free or offline mode ng Google Map. So kagaya nyan, dinownload ko yung area na yan. Tapos ito yung location ko, yung blue. So yung square na yan, hanggang dyan lang yung sakop ng free or offline mode ng Google Map. Then after nyan, ikiklik nyo lang yung download. Yan, kagaya nyan, nakikita nyo. Iklik nyo lang yan, download na yan. Tapos lalabas dyan yung area na magiging offline. So yan, wait lang natin, ano. At ayan, na-download ko na yung sinelect kong area. So antayin lang natin matapos yung downloading nito. Medyo mabagal lang yung net ko rito. Pero ganun kasimple lang gamitin yung offline Google Maps. Offline, and then search nyo yung area. Then ilagay nyo dun sa loob ng square kung hanggang saan parameters or kung hanggang saan yung gusto nyo maging offline. Pero hindi niya kaya yung buong map ng Pilipinas. Kung halimbawa part lang ng Luzon, meron siyang parameters kung hanggang saan lang yung kaya niyang i-offline, no? So yan, antayin lang natin siyang ma-download. Medyo matagal lang siya. Ito malaking tulong to, lalo na pag nawalan kayo ng mobile data. So kung hanggang saan lang yung nilagay nyo dun sa square kanina, hanggang dun lang siya offline. Ayan, na-download na. So next nyan is pwede na tayong bumalik sa previous page. And then ayan, i-type nyo kung ano yung isa-search ninyo. So ako, ito sample ko lang naman yan, no? So then click the directions after nyong i-type kung saan kayo pupunta from dun sa location nyo. So yan, libre na yan. Magagamit nyo yan kahit wala kayong data. Then start. So ganun lang kasimpleng gamitin yung Google Maps na offline kahit wala kayong internet. Yan. So eto, basta sundin nyo lang yung square kung hanggang saan lang yung gusto nyong sakop ng offline. Pero hindi niya kayang sakupin yung buong mapa ng Pilipinas. Kung halimbawa magno-North Loop kayo, sakupin nyo lang yung buong part ng Luzon. Pwede naman yun. So yan, kagaya nyan, in-start ko na yan, no? At yan is free na siya. So kahit lumabas ako ng bahay, mawalan ako ng data or mawalan ako ng wifi, okay siya, gagana siya. Yan, kagaya nung nakikita nyo sa screen, no? So ganun lang siya kadali. Kahit wala kang mobile data or wala kang wifi, magagamit mo pa rin yung Google Maps. Lalo na to sa mga nagpi-Philippine Loop, North Loop, Visayas Loop, and Mindanao Loop, no? Kasi hindi naman lahat ng part is kaya ng signal natin. So kailangan mo talaga ng offline Google Maps. So ganyan kasimple lang siya. Pupunta ka lang sa Google Maps, type mo dun, click mo yung picture mo, yung profile mo, lalabas dun offline maps, tapos select mo dun kung anong area yung gusto mong lagyan ng offline mode ng Google Map, then download habang nasa wifi area ka. So the next na pag open mo nun, pagbalik mo nun sa main page mo is yan, kagaya nyan, mas madali mo na siyang magagamit kahit wala kang data. Type your location tsaka yung destination mo, then start. Yan, ganyan kasimple lang ang paggamit ng Google Maps kahit wala kang internet. Yan. Offline maps. Select your own map. Diyan mo hahanapin kung hanggang saan lang yung parameter, then download. Then magagamit mo na siya kahit wala kang data. So sana nakatulong to sa mga kapwa ko rider, ano, lalo na sa mga mahilig mag-Philippine Loop, Luzon, Visayas, Mindanao, or kahit sa norte lang, south, north. Pwede nyo magamit yan. So, yun lang guys. Maraming salamat at ride safe.